Mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Ngayong araw na to ay magpo-post po ako ng video, pero hindi po ito about sayaw, hindi rin po ito about kanta-kanta or gala-gala ko or mga pinagluluto ko dito sa bahay, kundi ang aking po-post po ngayon ay the Bible verses. Nakita ko tong cards na to. These are cards composed of the Bible verses. Pili lang, kasi kung buong Bible to ay kung buong verses ng Bible to, makapal to. Po ba? So, I'm going to pick up a one card here at yung mabubunot ko or yung makukuha ko ay yun yung magiging Bible verse of the day po natin. Hindi ko rin po memorize ang lahat ng mga nandito, so mind me kung kailangan kong basahin kung ano yung mga nakasulat dito. Ayun po ba? So, kuha tayo na isang verse dito, na isang card. What the card? Kung ano man yung nakalagay natin dito or kung ano man yung nakasulat dito, yun po yung ating Bible verse of the day. Ating first verse ngayon is Revelation chapter 3 verse 19. Revelation chapter 3 verse 19, at ang sabi po dito ay, those whom I love, I rebuke and discipline. So be earnest and repent. Ito po yung nakalagay dito. Actually, meron dito. Those whom I love, I rebuke and discipline. So be earnest and repent. Repent. So, di po ba, pag mahal tayo ng ating Panginoong Jesus, nare-rebuke niya tayo sa mga bagay na alam, sa mga bagay na hindi kaaya-aya. You know, it is better to be rebuked by God. You know, kasi di ba, alam natin na pag once na ang Diyos ang nagtama sa buhay natin, magiging tama ang kalalabasan nito. So, yun lang po. Hindi ko to i-expand masyado. Lahat po sa inyo, feel free to comment kung ano man yung thoughts niyo, kung ano yung revelation ng Lord sa inyo sa salita ng Diyos na ito. At magkaroon din po tayo ng konting sharing dyan sa aking comment box. Feel free po kayo kung ano man yung gusto nyo isulat, ano man ang gusto nyo sabihin. Okay po yun sa akin. Huwag lang po yung masamang words. Ayan po ba? So, yun lang po. Maraming salamat. God bless you all. Bye-bye! Ayun, maraming salamat po sa panonood ng aking video. Nawa po ay napagpala kayo sa salita ng Diyos na inyong napanood sa araw na ito. Sabagkat ang salita ng Diyos, ang ating kanlungan, ang salita ng Diyos, ang kanyang pangako sa atin na pwedeng-pwede nating panghawakan. Amen po ba? At inanyayahan ko na rin po ang bawat isa sa inyo, lalo-lalo na po yung mga nandito sa Hong Kong na dumalo sa aming gawain every Sunday. Actually, weekdays meron din po mga gawain. Pero sa Sunday po ako nag-day off. Kaya inanyayahan po kayo na dumalo sa gawain sa Jesus is Lord Church Worldwide. Sa Taiwan po kami. And huwag po kayong mag-alala kasi wala po kami itinataas na tao sa church na ito. Kundi ang tanging pangalan lamang po na ating Panginoong Jesus. At ang itinuturo ay ang magkaroon ng personal na relasyon sa Kanya. So, yun lang po. Maraming salamat po. At sa mga gusto pong sumama sa amin at hini po ng Diyos. Di po ba? Feel free po to comment down below. Babasahin ko po ang every comment nyo. Kung gusto nyo sumama sa akin or any questions, okay lang po yun. And yun lang po. Maraming salamat and God bless.